Wang Yi, pinayuhan umano ang Pilipinas na isauli ang Pag-asa Island sa China. Dapat umiwas sa gulo. Welcome sa ating channel, mga kabayan. Nandito na naman tayo sa ating reaction video kung saan magre-react tayo sa mga importanteng kaganapan na nangyayari sa ating bansa. At ang video na re-reactionan natin ngayon ay galing kay PHTV. Subscribe kayo sa channel niya at like nyo na rin ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na at click ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod pa na videos. Tara, samahan niyo ako, kabayan. Panoorin na natin ang video. Iniulat na sinabi umano ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na dapat umanong isauli na ng gobyerno ng Pilipinas ang Pag-asa Island sa China upang makaiwas ang bansa sa gulo at bagsik ng Chinese military. Wala naman tayong isasauli, di ba, mga kabayan? Tayo pa nga ang ninakawan, tapos tayo pa ang magsasauli. Ano ang reaction nyo dito, mga kabayan? At kung totoo nga na ganyan ang sabi ng China, isa lang ang masasabi natin sa China, no? Nahihibang na ba kayo? Diba? Iginiit ni Wang Yi ng Pag-asa Island o kilala sa China bilang Zhongyi daw ay dapat isauli ng Pilipinas sa China dahil ang isla ay sakop umano ng kanilang bansa at walang karapatan ang Manila na magtayo ng mga infrastruktura at magpadala ng mga sundalo sa lugar. Sobra na talaga ang mga chikwa na ito. Nakakawalang respeto na ang ginagawa nila. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Chinese government ang Pilipinas na ibalik sa China ang pagkokontrol sa Pag-asa Island at illegal umano ang pananatili ng ilang mga Pinoy na residente sa nasabing isla. Ngunit sinabi naman ng Philippine Department of Foreign Affairs na wala umanong karapatan ang China na angkinin ang Pag-asa Island dahil malinaw umanong napakalayo nito mula sa Chinese mainland at sakop din ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international na batas. Kahit tignan na lang natin sa mapa, mga kabayan, no, napakalayo ng inaagaw nila sa teritoryo nila. At ang batas na nagsabi na ang Pilipinas ang nagmamay-ari ng mga isla na pilit na sinasakop nila. Hindi naman natin ipaglalaban yan kung hindi sa atin ang mga isla na yan. Iniulat ito matapos bigyang diin ng PCG ang kahalagahan sa paggamit ng mga pribadong supply boat para sa kanilang operasyon sa BRP Sierra Madre upang hindi lalong tumaas ang tensyon laban sa China o sa iba pang mga claimant countries sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Jay Tariela na nais patunayan ng gobyerno ng Pilipinas na umaayon ito sa international norm ng non-militarization sa dispute sa nasabing pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan nang hindi paggamit ng mga Navy vessel sa kanilang resupply mission. Dapat lang, mga kabayan, no? Sumunod na lang tayo sa batas. Salute sa mga kasundalohan natin at sa iba pang bansa na nandyan para protektahan tayo sa mga chikwa na ito. Sinabi ni Tariela na hindi nila nais i-provoke ang sinuman. Nais nilang ipakita sa mundo na sumusunod sila sa international norm ng non-militarization at hindi rin sila lalabag sa anumang provision ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Matagumpay na nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas ito sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at dahil dito, nakalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre
at nakita nila ang tunay na estado na nasabing grounded na Navy ship. Ang Philippine Coast Guard ay nag-escort ng dalawang vessel sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barko na nakaground sa Ayungi Shoal mula pa noong 1999 at tumatayo ito bilang simbolo ng pag-angki ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nanindigan si Tariela na sa panig ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines, naniniwala sila na nagsasagawa pa rin sila ng ligtas na routine operation pagdating sa mga resupply mission nito sa BRP Sierra Madre. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano isang Chinese admiral na kayang-kaya umanong talunin ng kanilang maritime militia ang Philippine Coast Guard sa South China Sea dahil walang kakayahan ang PCG na kumprontahin ang malalaking barko ng kanilang maritime militia. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Qipin na kumpiyansa siya na tatalunin ng Chinese Maritime Militia ang Philippine Coast Guard sa isang labanan sa South China Sea. Grabe, parang pagbabanta na ito. Kaya pasalamat talaga tayo na nandyan ang ibang bansa para magbantay at para umalalay sa ating mga militar. Hindi na biro ito ang nangyayari sa West Philippine Sea, mga kabayan. Idinagdag niya na alam umano ng Chinese Maritime Militia na limitado lang ang kakayahan ng Philippine Coast Guard dahil sa liit ng bilang ng mga barko nito at hindi rin umano armado ang mga PCG vessel na nakadeploy sa South China Sea. Ngunit ayon naman sa ilang analista na malabong mangyari ang sinasabi ng Chinese Admiral dahil kapag inatake ng Maritime Militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard, siguradong sasaklolo kaagad ang US military at sa huli ay siguradong pagsisisihan umano ito ng komunistang bansa. Yun, totoo naman po, di ba, na hindi tayo pababayaan ng Amerika at ng iba pang bansa. Sa akin lang, mga kabayan, kung wala ang Amerika diyan sa West Philippine Sea, matagal na yata tayo inatake ng mga chikwang ito. At sa kadahilanan na hindi sila umaatake dahil alam nila na wala silang pag-asa sa Amerika. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Coast Guard na naidokumento nito ang 38 Chinese vessel na nagkukumpulan malapit sa Ayungi Shoal sa ginawa nitong pinakahuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela ng kanilang nabilang at na-detect ng mga Chinese vessel sa ginawa nitong resupply mission ay 16 na maritime militia vessel, 12 Chinese militia vessel, 5 China Coast Guard vessel at 5 People's Liberation Army Navy vessel. Sa kabuuan, masasabi nila na mayroon 38 Chinese vessel ang nandoon sa paligid ng Ayungin Shoal, partikular na noong nagsagawa sila ng resupply mission. Ngunit nilinaw ni Tariela na hindi lahat ng 38 Chinese vessel ang sumali sa ginawang panghaharang laban sa mga PCG vessel. Grabing pangbabastos ang ginagawa ng mga chikwa na ito, mga kabayan. Isipin mo, hinarang lang nila ang kanilang malalaking barko kontra sa ating mga Coast Guard. At sa loob pa ng economic zone na pinagmamay-ari ng ating bayan yan, ha. Grabe talaga. Sinabi niya na batay sa kanilang ibinigay na presentasyon, mayroon lamang 6 na Chinese Maritime Militia vessel at 5 Chinese Coast Guard vessel ang aktibong sumali sa ginawang blocking operation laban sa Philippine Coast Guard. Ito anya ang pinakamataas na bilang ng mga Chinese vessel na nakita sa paligid ng Ayungin Shoal na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas
batay sa naging 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngunit binigyang diin ni Tariela na matagumpay pa rin nakapasok ang PCG sa Ayungin Shoal matapos makaiwas sa mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia, at idinagdag niya na nakita ng kanilang mga personel ang tunay na estado ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At dito na nagtatapos ang ating video reaction. Kung may reaction ka o opinion, paki-comment na lang sa ating comment section. Mga kabayan, salute sa ating mga militar na walang sawa sa pagprotekta sa ating mga teritoryo kontra sa mga chikwang ito. Salute po sa inyo at maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa sa pagprotekta sa ating inang bayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na at click ang notification bell para updated ka pa sa ating susunod na mga videos. Maraming salamat sa pagsama sa ating reaction video. Mga kabayan, God bless sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi at sa susunod ulit. Peace out!